And guys, lagyan ko siya ng hot water. Kasi kailangan hot water para mabuo siya. Nung first time ko dito sa Korea, guys, gusto kong gumawa ng to. Dahil nga bigas siya, guys. Kailangan hot water ilagay mo para magdikit siya. Kasi ano, cold water ang ginamit ko noon. Nung hindi pa ako marunong. Cold water ang nilagay ko. Hindi siya nagdikit, guys. Stress. Stress much. Gusto kong kumain. May gusto kong kainin pero hindi ko magawa. Pero ngayon, guys, lumalaki na tayo. Nagmamature na tayo. Kaya kailangan marami tayong matutunan. Kailangan nating maraming i-explore sa ating buhay. Yan. At pagkulang yung tubig, dagdagan. Bigas ito, guys. Kasi pag malagkit kasi, hindi siya, ano, matutunaw kasi siya pag pinakuluan. Kaya bigas ang ginagawa namin. Ginagawa ko. Ewan ko lang sa iba. Kukuha lang ako ng kakainin namin dito ngayon. Yung tira dito, ito yung ipamimigay ko sa mga lola na ano, mga alaga ko. Yan. Ito yung kakainin namin, tapos ito yung tira dito, dadalhin ko kay lola, tung ko gagawin. Para syempre bagong gawa, mas masarap. Ayan, at umpisa na natin gumawa.
tanggalin ko muna yung sabaw niya, guys, kasi naparami yung lagay ko ng tubig. Tapos ito mamaya, tatanggalin natin yung balat ng red beans. Tabi muna natin. Ilagay muna natin sa isang tabi at gagamitin natin yan mamaya. Kailangan, guys, yung pagkakalaga ng red beans, kailangan durog yung pwedeng lagang-laga talaga siya para madali natin siyang tanggalin yung balat. Ayan, balat na yung naiwan, guys, kaya lang sayang din. Lagyan ko pa ng yung maligamgam na tubig, yung tubig lang. Sayang din kasi. Tapos ilipat ulit natin sa malaking kaldero dahil ito ay pakukuluan natin. Tapos lagyan natin ng konting asin. Ayan. Tapos makikita niyo yung mga puting yan, yung umibabaw. May mga kasama pa din yung balat dyan. Kaya kailangan nating tanggalin. Kasi pag silalo lang kakain kasi niyan, parang hindi malambot. Hindi siya smooth pag kinakain mo. Parang malalaman niyo yan pag ginawa niyo yung pag sinasama niyo yung balat, yung ginigiling niyo yung balat. Parang garagar siya sa lalamunan. Mga lola na kasing kakain, kaya kailangan mag-ingat sa ibibigay. Kasi, mauubuhin sila. Parang ganun ba? Ayan, guys, kumulo na siya ng isang beses. Kaya lang babawasan ko siya kasi masyadong marami. Kami lang kasi ang kakain nito. Magluluto lang ako ng kakainin namin. Kaya konti lang. Yung ibinukod ko dyan, guys, yun yung dadalhin ko kila Lola. Tapos yung mga bilo-bilo kanina, yun ang dadalhin ko. Makikita ninyo, guys, hindi siya matutunaw kagad kasi nga ito ay bigas, hindi siya malagkit. Pag malagkit kasi yan, matutunaw yan. Pagka isang pulo niya yan, hindi, wala na kayong mahanap na bilo-bilo. Ito na siya, guys. Lagyan natin siya ng asukal, depende sa inyong panlasa. Pero ito, guys, may asin na kasi siya. Kaya yung iba, hindi na nilalagyan ng asukal. Kasi may asin na kasi siya. Ang gusto ko kasi dito ay matamis-tamis kasi siya. Kaya, nilagyan ko siya ng asukal. Ito siya. Man ko siya, di ko na ipapakita sa inyo. Hindi na mahalaga makikita niya. Guys, yung ginawa naman natin kanina, guys, yun yung bilo-bilo ang nilagay. Ngayon naman, papakita ko sa inyo yung ibang pwedeng gawin sa red beans, yung sabaw ng red beans. Ang ginawa ko dito, guys, ay yung bumili ako sa mart ng ito yung kalkutsu, yung mahaba siya, parang pinaka noodles siya, pero ito, guys, ay milkaro. Pwede naman itong gawin sa bahay, kaya lang mabusisik din kasi, kaya bumili na lang ako. May 8 nun ka lang, pwede ka nang gumawa. Kung bibili ka rin ng milkaro kasi nung flour,
8 nun din naman yun. Kaya eto na lang, bumili na lang ako. Parehas din naman ng presyo nun. Tapos, mas madali pa. Ilalagay mo lang yan. Diba? Maganda naman guys kapag yung milkaryong gagamitin mo, yung flour mismo. Kasi pag ikaw ay may bata. Kasi yun ang ginagawa namin nung mga malilit pa yung mga anak ko. Yung parang laro-laro lang ba nila? Parang activity nila sa bahay. Kaya lang, ako na lang talaga mag-isang gumagawa. Kaya talagang trabaho talaga pag gagawin ko yun. Kaya ito na lang ginawa ko. Bili-bili na lang. Yan, para pag busy ka talaga. Kaya bili-bili na lang talaga. Pero pag may mga bata ka at naghihintay ka ng oras, yan, pwede ka nang gumawa talaga. Maggawa, alam nyo na. Linilagay ko na rin siya guys na naka-frozen kasi yung itong kalkukso. Pero nilagay ko na rin siya na hindi pa siya natutunaw pero nilagay ko na siya. Ayan. Sarap. At ugaling Koreano na tayo kaya ayan pali-pali kaya hindi ko na kailangang hintayin na matunaw siya. Yung iba hinihintay pa nilang matunaw pero habang naghihintay ka ng pagtunaw niya, ilagay mo lang siya ay kumukulo na rin yung red beans. Kaya pwede mo na rin siyang ilagay. Ayan oh, natunaw na rin siya, eh, 'di ba? Oh. Hindi mo na kailangang hintayin. Sayang din ang oras. Pali-pali na naman tayo eh. At dun sa ginawa natin kagabi guys, yung ginawa natin kagabi guys, may ano pa yun, may natira pa yung sabaw nun, pwede natin gamitin ulit yun. Kaya nilagay ko lang dun sa ref, na pag anytime na gusto kong magluto, eto lang, bumili lang ako nung ano, yung pinakita ko yung kalkukso. Anytime na gusto kong kumain, lalo na ngayon taglamig, pakuluan mo lang yun, tapos ilagay mo rin to. Ano ba yung the end? Ayan.